Karaniwan na sa atin ang mag-alaga ng mga hayop. Subalit, paano kung ang inalagaan mo ay isa palang mabangis na asong lobo? Kaya sa videong ito, tunghayan natin ang kwento ng kanyang amo at ng asong lobo na kanyang inalagaan. At isang trahedya ang susubok sa kanilang dalawa. Ano kaya ang nagawa ng asong lobo sa kanya na dahilan na magalit siya at gusto na niya itong wakasan ang buhay? At ano kaya ang kanyang matutuklasan sa asong lobo na tuturog ng kanyang puso? Kaya alamin natin lahat yan sa ating pagpapatuloy na tiyak magbibigay ng aral at inspirasyon. Isang araw, mayroong isang lalaking mga ngaso ang napadpad sa isang masukal na kagubatan. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang isang asong lobo. Natrap ito sa bitag ng mga hunter. Tuta pa lang ito at maliit pa, kaya walang kakayahan na mailigtas niya ang kanyang sarili. Kung kaya naman ay inalis niya ito sa pagkakatrap. At nung masiguro niya naligtas na ang kawawang tuta, pagkakawala na sana niya sa mga oras na iyon. Subalit sumagi sa isipan niya na baka bawian lang ito ng buhay dahil hirap ito makalakad at wala ang ina nito. Marahil inabandona na ng kanyang ina. Kaya napag-isipan niya na iuwi na lamang ng bahay upang gamutin ang tinamong mga sugat nito sa paa. Ginamot ng matanda ang kawawang tuta at unti-unti naman itong gumaling. At hindi nagtagal, napamahal na rin siya dito sapagkat mabait ito. 3 buwan ang makalipas, kailangan iwanan ng matanda ang asong lobo sa pangangalaga sa kanyang apo na bagong kasal sapagkat lilipat siya ng tirahan sa kanyang anak na babae. Sa unang mga araw ay hindi pa palagay ang loob ng asong lobo sa kanyang bagong amo. Subalit hindi nagtagal ay unti-unti na rin ito nasanay sa kanila. Napamahal ang bagong mag-asawa sa asong lobo at ganoon din naman ang lobo sa kanila at binigyan nila ito ng pangalang Kobe. Ilang mga buwan ang makalipas, nagdalang tao na ang babae at masaya ang bagong mag-asawa sapagkat magbubunga na ang kanilang pagmamahalan na tila isang mala fairy tale na sa mga palabas lang nangyayari. Subalit isang bangungot ang hindi nila inaasahan ang darating. Isang araw, habang pumasok ng trabaho ang kanyang asawa, binuksan ng babae ang kalan at nakalimutan na buksan ang damper. Ilang minuto ang makalipas, nakatulog ang babae sa di mapigilang antok nito. Ang apoy naman sa kalan ay nagsimulang lumaki. Kasabay nito ay napuno ng usok ang kanyang kwarto. Tulog pa rin ang babae at hindi nagising sa mga oras na iyon. Ilang mga oras ang makalipas, dumating naman ang asawa niya galing ng trabaho at laking gulat niya nang madatnan niya na walang malay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Kaya naman agad siyang tumawag ng tulong at sinuri ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Subalit, isang nakakalungkot na balita ang kanyang nalaman. Idiniklara nila itong binawian na ng buhay. Ayon sa mga sumuri, ang carbon monoxide na nalanghap ng babae ay nagtataglay na nakakalason na kemikal. Ilang minuto ang makalipas, biglang bumukas ang pintuan at agad naman pumasok sa loob ng kwarto ang asong lobo kung saan naroon ang babae. Agad naman nilapitan ng lobo ang walang malay na babae. Bakas sa mukha ng lobo ang lungkot dahil sa masalimuot na sinapit ng kanyang amo. Kaya naman tumalon ito sa katawan ng babae at dinilaan ang kanyang mga kamay. Naikinagalit naman ng lalaki sa ginawa ng lobo. Kaya naman itinali niya ito sa kanilang bakuran. Ang asong lobo naman ay hindi mapakali at gustong makatakas sa pagkakatali sa hindi malaman na kadahilanan. Dumating ang araw ng libing. Pagka-uwi ng lalaki galing ng trabaho, nadatnan niya na sobrang ingay ng asong lobo at wala itong tigil sa pag-alulong nito. Buong gabi hindi tumigil ang asong lobo at gusto nito ang makawala. Sa galit ng lalaki ay sumagi sa isipan niya na barilin na lang ang asong lobo. Nang sa gayon ay tumigil na siya sa pag-ingay. Subalit pinakawalan na lang niya ito. Nanaig pa rin ang awa ng lalaki sa asong lobo. Laking gulat naman ng lalaki nang agad itong tumakbo patungo ng kagubatan kung saan inilibing ang kanyang asawa. Kinaumagahan, nagpa siya ang lalaki na puntahan ang sementeryo. Laking gulat naman niya nang datnan niya na hinuhukay ng asong lobo ang puntod ng kanyang asawa.
Kaya naman pilit niya itong itinataboy dala ng galit niya dito. Subalit ayaw pa rin itong umalis sa kanyang pwesto at patuloy pa rin ito sa paghukay. Nang malapitan niya ito ay malalim na pala ang nahukay ng lobo at nakatayo roon. Ilang minuto ang makalipas ay nakarinig sila ng ingay na nagmumula sa ilalim ng lupa. Kaya naman napagpasya nilang hukayin para alamin kung bakit. Buhay ang kanyang asawa, maging ang sangkol sa kanyang sinapupunan ay may pulso rin ito. Bigla naman napayakap ang lalaki sa asong lobo sa pagligtas ng kanyang mag-ina at hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang mga doktor naman ay namangha sa pangyayari sapagkat noong una ay wala itong pulso, kaya isang milagro ang nangyari. Kaya naman simula noon ay minahal na nila ang asong lobo at naging parte na ng kanilang pamilya. Dahil kung hindi sa kanya ay hindi maililigtas ang buhay ng kanyang mag-ina. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng Tuklasin Mo. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.